Growing up in Bisling is amazing. Naadiri ang mga nindot nga mga tanawin, mga nindot na mga spot. Tapos napod diri ang mga buutan ng mga tao diri sa Bisling. So, ganito talaga dito sa lugar na namin. Yung nani kayo, Nick, kailangan magpambot. So, welcome to Bisling. The achievement I'm most proud of, siyempre yung paglaro ko sa International World Cup level, which is the Enduro World Series. Yung mga international races ko sa Altawin, Red Bull Enduro sa Dubai. At saka siyempre yung race ko sa Nepal, yung Yakro Enduro na may pinakamataas na elevation na nalaruan ko sa Enduro Challenge. At siyempre ang pinakalisod ato ng mga races is ang Enduro World Series. Kasi sobrang technical na mga terrain nila, tapos grabe ang mga bato, niya lahi ang ilang mga terrain, yung obstacles, design sa mga sa tracks, tapos paspas kay mga riders. From the Philippines, how you doing? Doing good. Napagumaan ako sa World Cup races, so diridayin ko ako sa Bisling, kaya na-miss na ako mga trails na ako. Siyempre, dibuhat na muna ng mga trails para sa tanan o para sa mga kabataan-unan. Then, gimingaw po ko sa ila. So, karon medyo swerte ko nga naapa ko diri akaroon sa Bisling na wala pa yung mga races, kaya nag-training ko anytime. So ako mga training, more in trails, tapos actually nag-cross training po ko sa motocross, enduro cross. On, motocross, dako siyang advantage, especially sa upper body strength. Kaya diha ni mo makuha ang strength sa pagbabike. At the same time, nindot siya sa imong mga skills, magawas ang imong strength nga gikan sa motor. Kaya medyo bugat man ang motor, then ang bike, gaan. So pag-ride nimo, medyo flexible kaayo, paspas, nindot siya para sa cross training ang enduro cross. Actually, ang akong setup karon sa bike is mallet setup. Kay nindot siya sa technical kasi ang iyang front nga wheel is 29er tapos ang likod is 27.5, then nindot po siya kay 27.5 ang likod. Siyempre ang iyang acceleration the best kayo, tapos fit po siya para sa ako sa akong height kasi decent rider man ko, then okay lang ko ani nga setup sa mallet. Ang akong bike nga bag-o karon, grabe, mas mo develop, mas mo enhance ang imong speed, acceleration, tanan, technical, murag wala lang. Bisag unsa kaya niya inil mga technical. Muna yung nakanindot sa GTForce.com. Mga ako masulti sa 2017-2019, pinaka-peak na ako itong racing sa kato na mga year. At siyempre,
It's a great honor na isa rin ako sa pinakamalakas na rider sa buong Asia. Sa akong na-experience diri, grabe ko kalaki. Grabe ko kaswerte, kaloy sa Ginoong na ako diri ng tao sa Bislig. Ay dili yun, wala yun ko magmahay nga na ako diri. Less ang stress, dili same sa city, diri chill lang. Dool sa mga trails, dool sa akong friends, the best. Diri po na ako nakita akong girlfriend. Damay pa. sa mountain biking, happy ko kay tungod naka less siya sa mga makawala siya sa stress. Tapos mag-enjoy po ka sa pagbabike. Ang biggest na akong inspirasyon sa akong career sa pagbike is siyempre ang akong family, akong mga friends, akong mga followers, mga idol. Tapos, ang pinaka-importante si God. Ang akong bata, nakita na ako sa iyang mga paggamit sa bike. Nakita na ako nga nasa potential sa iyang pag-pedaling. Tapos, nakita po na ako nga medyo kursunada siya sa mga extreme na trails. Interesado na kayo siya sa mag-bike kaysa mag-gadget. Ginahan siya sa bike kay idol ko niya. Proud po ko sa iya ha. So nagsugod ko sa enduro age 24. So my gani swerte kayo ko kay nakahabol ko sa mga elite kay dili basta-basta musulod kag elite nga competition sa enduro kay kinahanglan pila ka years na training. So kaloy sa Ginoo sa akong pagpaningkamot naapas pa na ako ang mga riders. Dili pa kayo ko na behind. Diri mga trails na mo diri is more and roots woods, natural trails. Mga nakalahi diri ako sa Bislig. I am Gabriel Amigo III, the Alpha Rider of Privateers. Shout out sa akong friend diya nga si Anthony Joseph Canedo nga nagtabang sa ako sa Enduro World Series sa tanan kung unsa mi nagsugod sa una. Salamat idol. Antod karon idol gyapon di ka. Walay pagpuas. Again aton salamat. Diri na punta nga seksyon dol. Ang panintong ta. Kaan isa mga Bisaya na manok.